na, hindi ko na makuha eh. Ah, ito. Okay, magandang gabi Kuya Chap. Ask ko lang po, for you, what is the best age on getting married? Okay, para sa akin, wala. Walang best age. Para magpakasal, walang tamang edad. Para magpakasal, walang best age para magpakasal. Yun yung sagot ko doon. Bakit? Okay, alam nyo naman yun. Maraming beses ko na sinagot yun. O yun, nakapost yun sa Facebook. Balikan natin. Eh, inano ko na nga yun. Tawag dyan? Pig-share ko na yung memory. Yung dahilan kung bakit. Kung pa, ano? Ano ba ang mga dahilan para mag-asawa ka na? Okay, isa nila. Tumutunog yung monitor ko dito. Hanapin ko lang ha, para basahin ko na lang sa inyo yon. Matagal ko nang pinost yun siguro. Let me see. Let me just check on that. Alright? Okay, let me just check on that. Ito. I posted this November 21, 2017. Wala pa ako sa Legazpi nito. November 17, 2017. Kasi umuwi ako dito April 2018. Okay. Eto, nasa Cebu pa ako nito. Okay. Direpost ko lang ito a day after. Kailan ba yun? Sunday yata, Sabado. Okay. Basta, walang tamang edad para magpakasal. O, sabihin ko na rin sa inyo ito. Okay. Eto yun. Okay. Do not marry because of sex. Ano ang mga dahilan kung bakit hindi kailangan magpakasal at kung bakit kailangan magpakasal na? Okay. Nagtanong na rin naman kayo, basahin ko na lang ito. Hindi ko na kailangan explain, ha? Okay? Kasi luma na ito eh, luma na. Imagine, 17, 18, 19, 20, 21. I posted this 4 years ago pa. 4 na taon na nakalilipas. Okay. Do not marry because of sex. Dahil porque sisiraman ka makipag-sex sa partner mo, aagumon mo na. Okay, do not marry because of sex. Siya na ang pinakamasiram na sex na namatihan mo sa buhay mo. Siya na nagumon mo, dae. Okay? Number 2, do not marry because you are getting old. Yeah? Huwag kang magpapakasal dahil tumatanda ka na. Do not marry because you are of age. Oh, sinabi na nga natin, walang tamang edad. Huwag kang magpapakasal kasi akala mo tama na yung edad mo. No. Do not marry because you are lonely. Huwag kang magpapakasal dahil malungkot ka. Okay? Malungkot ka, magpapakasal ka, mas lalo ka malulungkot. Okay. Do not marry because you need someone to support you. Gets? Kasi kailangan mong mabuhay, kailangan mong may magsuporta sa'yo, mapaagom ka. Kabuwaan yan. Malaking kalokohan. Okay? Malaking kalokohan yan. Ang daming gumagawa niyan. Ang daming gumagawa niyan. Alright. May maribukon mo na aki, mandig di man na... Mulis kiti man na... Okay. Eto. Ulitin ko yun ha. Don't marry because you need to someone to support you financially. Okay. Next, do not marry because you mistakenly got pregnant for him. Ito, daming ginagawa. Daming gumagawa nito. Nabuntis. Oh, dahil nabuntis, magpapakasal. Lapa. Lapa. Do not ever do that. Okay? Oh, di ba? Sa akin lang, maraming dalawang beses yata nangyari yan eh. Pero hindi naman kami nagpakasal. Okay. Yung una lang, nagdesisyon yung mga relatives yung magpakasal, pero kami hindi. Pero yun na yun. Do not get married because nabuntis ka. Okay? Malaking kalokohan po yan. Palala pa, malaking kadangagan. Okay, ba't hindi ka magalawang... Okay, sige, sige, sige. Okay, hayaan mo yung Facebook Live na yan, walang kwenta.
Okay. Number, ano ba ito? Okay, wala nang number. Do not marry because you don't want to lose the person. Dahil ayaw mong mawala sa buhay mo, papakasalan mo. Kadangagan niya. Mas dangag ka sa gabus ng dangag. Diba? Ayaw mong mawala sa iyo yung tao, pakakasalan mo. Buaka. Alright. Do not marry because of family pressures. Ito yun. Okay. Dahil sabi ng tatay mo, sabi ng nanay mo, sabi ng kuya mo, sabi ng ate mo, sabi ng tita mo, sabi ng lola mo, magpakasal ka, buaka. O inawala tuloy, okay. Magpapakasal ka dahil sinabi nila, pinipressure ka ng pamilya mo, kalukuhan yan. Okay? Do not marry because you like the idea of marriage. Sino dito ang may gusto sa ideya ng marriage? Oh, dahil gusto mo yun, magpapakasal ka. Mali. Okay? Ulitin ko, hindi ko na kailangan explain. Do not marry because you like the idea of marriage or naniniwala ka sa kasal. Okay? Next, do not marry because of pity or out of pity. Papakasalan mo yung babae o papakasalan mo yung lalaki dahil naawa ka. Kaawa-awa ang labas mo niya. Sooner or later, kaawa-awa ka. Okay? Pati na rin yung papakasalan mo. Naawa ka na nga, mas nakakaawa pa. Pagdating ng panahon. Okay? Again, do not marry because of pity or out of pity. Eto, do not marry because of tribe. Tribe. Alam nyo naman yan. Do not marry because you admire all the wedding gowns you see. Dahil sobrang bilib ka sa nagagandahan ka sa mga wedding gowns na nakikita mo, magpapakasal ka din. Bilis kiti niya. Okay, do not marry because you love kids. Yeah? Usong-uso ito. Okay, usong-uso ito. Mahiligon nga ako sa aki nga, Kuya Chab. Mapakasal na nga ako. Awinda. Inda ako sa Indo. Mahilig ka sa aki, mapakasal ka. Nakapag-abot kang panahon, uragan ka sa mga aki mo. Nandamay ka pa. Ha? Nandamay ka pa, dinamay mo pa yung pinakasalan mo, pati yung mga anak mo. Do not marry because you love kids. It's not the way it is. It's not the way you think it is. Okay, do not marry because all your friends are getting married. Okay, halos lahat ng kaibigan mo magpapakasal na, ikaw na lang yung last. Wala kang asawa. Tapos magpapakasal ka? Okay, ainda. Hindi pwede yun. Okay? Do not marry because of physical academics or academic qualification. Okay? Tinitingnan na yung, oh, sexy. Pakasalan ko yan. Ang gandang lalaki. May abs. Pakakasalan ko yan. Ay, kabuahan. Okay. Sinabi ko na yung ano, yung mga bagay na dapat hindi mo basihan kung ikaw ay magpapakasal. Kasama dyan yung edad. Okay. Walang tamang edad. Wala pong tamang edad. Okay. Ito ang probably na pwede nyo i-consider kung kayo yung magpapakasal na. Okay? Ito yon. Magpakasal kayo, marry because you are ready for it. Unang-una yan. Okay? Tandaan nyo itong mga to, ha? Marry because you are ready for it. Magpakasal ka dahil handa ka na sa pagpapakasal. Number one yan. Okay? Ano yung i-consider dyan? Number one, financial stability. Okay, kahit itsapera na natin yung isa, yan ang number one, financial stability. Number two, mental stability. Number three, puro to stability, emotional stability. Puro to all about stability. Pero kung unstable ka sa lahat ng bagay na yan, no! Don't ever attempt to do it. Okay? Okay na, gets nyo? Marry because you are ready for it. Handang-handa ka na. Ito, number two. Marry because of love. Oo. Marry because of love. Pakasalan mo, magpakasal ka,
kung mahal mo yung pakakasalan mo o mahal ka rin niya. Both ways, no? Hindi pwedeng ikaw lang. Hindi pwedeng siya din lang. You marry because of love. Okay? Because you love each other, there's love in the relationship. Okay? Meron pa dadagdag ko rito. Make sure na magpapakasal ka, masaya ka sa buhay mo, ikaw bilang lalaki. At make sure na magpapakasal ka, masaya ka sa buhay mo bilang babae. Satisfied na kayo sa bawat buhay nyo, then pwede na kayo. But if the other one is depending on happiness dun sa isa, ay kalimutan nyo na muna yan. Walang mangyayari dyan. Okay. Hindi po yung ganun kasimple. Okay. Number three, marry because you want to fulfill your purpose. Ano yung purpose na yun na gusto mong i-fulfill? Alam naman natin na walang ibang nakakaalam noon kung hindi ikaw lamang. Ikaw lamang ang nakakaalam ng purpose mo kung ano yan, hindi ibang tao. So if you know what your purpose is in life, or if you know what the purpose na ibinibigay sa'yo, araw-araw makikita mo yan, o kung ano man yung kailangan mong panindigan at i-assume, go for it. Marry because you want to fulfill your purpose. Okay? Gets? Okay, yung purpose. Atakihin nyo yung purpose nyo sa buhay. Number, well, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, number 5. Okay, marry because you want to be a good helpmate. Okay? Ulitin ko, marry because you want to be a good helpmate. Good, ha? Good. Pwedeng very good. Pwede rin good. Helpmate. Partner, a good partner, a good helpmate. Makakatulong ka. At the same time, yung pakakasalan mo, makakatulong din sa'yo. Magtutulungan kayo, you'll be a team. Hindi pabigat yung isa sa isa, hindi rin pabigat yung isa sa isa. Instead, makakapagpagaan yung isa dun sa isa, makakapagpagaan din sa isa, dun sa isa yung mga, sa mga bagay-bagay. Okay, again, ito yung lima na pwede nyong basihan. Huwag na nating ulitin kung ano yung mga hindi dapat tawag dyan, gawin o magpakasal ka na alanganin. Pero ito, marry because you're ready for it, number one. Marry because you love or marry because of love above anything else. Okay, marry because you want to fulfill your purpose. Marry because you want to be a good of good help. Good help me. Okay. Okay. Yan, simple lang. Handa ka, namumuot ka, in love ka, nagmamahalan kayo, alam mo yung purpose mong gusto mong i-fulfill o yung role na gusto mong i-realize. You want to be a good helpmate. Apat lang pala ito. 1, 2, 3. Oh, wait lang. 1, 2, 3, 4. Apat lang. Yun lang. Yun lang ang apat na yun. Pag presente na yun sa relasyon nyo, go for it. You can go ahead and marry. It's not the age. It's not anything else. Someone understands.